mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang mahangin na umaga sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na ang mga latest na mga pa-chika, mga pa-issue at mga controversial na mga post na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media sa katatapos lang ng Miss Universe Philippines 2023. Ganito talaga yung mga karagarag. Ito talaga yung exciting na part na inaabangan ko after the coronation sa mga national at international pageant. Ang mga pasabog na mga patibitaw na kung saan interesting kaayo. Ewan ko ba sa mga taong to eh? Bakit din na lang kaya nila ano ba? Ilang tan talaga at vulgar bitaw. Magpapos-post pa ng mga ano, cryptic-cryptic na ano, mga post bitaw na mapaisip ka. Ma-stress tayo mga beauty pageant lovers. Uy. Kasi nga, sa latest post ni ano, Kat Di Castro mga karag-karag na kung saan very interesting kaayo ang iya bitaw post. At para siyang ano na ngayon, si Sandra Limonon 3.0. O, diba? Nagpati talaga siya ng malamig na mainit talaga. At para sa mga ligamgam natin mga lalamunan ng mga chismosa. So, yun na nga mga karagarag. Nagka-interest akong basahin yung ano, post ni Kat Di Castro na kung saan mapaisip ka talaga at mapataas yung kilay mo. Ano nga ba ang nangyayari sa Miss Universe Philippines 2023? At sa kanyang ano din, isang post na kasama niya si Puloy na ikaw yung Miss Universe Philippines 2023 ko. So, yun. Ang batuhan na mga ano, komento ng mga beauty pageant lovers sa social media, kaya nag-post daw ng ganito si Kat Di Castro dahil manok niya si Puloy. So, hindi daw matanggap ni Kat Di Castro na nanalo si Michelle D. Kaya yung banat niya is may something talaga na gusto niyang sabihin pero hindi niya masabi. Siguro, ano na lang, kinontrol lang siguro din ni Kat Di Castro yung ano, mga nalalaman niya at hindi pwedeng ilahad sa social media. Siguro, ano din, pinapahalagahan pa rin niya yung ano, samahan nila ng ano ba, Mission Universe Philippines Organization, yung friendship, di ba, sa loob ng sirkulasyon. So, yun siguro yung ano, isa sa mga dahilan kaya, ayun, mapatigmo-tigmo, agukoy na lang ta kung ano nga ba ang totoo, di ba? Kasi nga daw sabi ni Madam Paula Sugar na si Mama Jay ay very wise and smart. Sa tamang panahon, malalaman natin kung kailan yung tamang panahon na malalaman natin, baka tigok na si Cora ganon. Wala na. Mawala na ng ano, isang lukalukang ano, beauty pageant vlogger na chismosa sa YouTube. Nakakaloka mga karagrag. Eh, makaka-stress din sila, no? Kasi mapaisip tayo, ano kaya, no? Ano kaya, no? Magpapasol-pasol din tayo ba? Pasol-pasol ba? Kurang gano'y namasol. Mapaisip talaga tayo kung ano nga ba yung mga dapat nating malaman sa loob ng ano, kaganapan sa sirkulasyon, di ba? So, yun ang mga karagarag, yung mga latest na ganap sa ano, mundo ng beauty pageant na pinag-uusapan ngayon. At sabi nga nila, bakit na lang daw hindi ino, ibunyag ni Kat Di Castro kung ano yung nalalaman niya. Wala naman daw sanang pinirmahang kontrata, hindi kagaya sa mga kandidata na nakapirma talaga sila ng ano ba, kontrata bitaw na bawal sila magsalita kung ano yung nalalaman nila, gaya nung nangyari kay Sandra Limonon, di ba? Nanganak na lang si Sandra Limonon. Yung pati ni Sandra Limonon, hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin lumabas. So, yan yung mga exciting na mga pa-exe na ngayon na pinag-uusapan sa social media mga karagarag kung ano nga ba ang dapat nating malaman sa likod at sa controversial na post nitong si Kat Di Castro. Alam naman natin yan, kilala mga personalidad yan. So, interesting, oh, di ba? Kung may alam kayo nito mga karagarag, pa-share din sa nalalaman yung mga pa-chismis para buhay na naman ang channel ni Kuragan, oh, di ba? Yun, sa pangkabuhayan showcase ni Kuragan, may susunod kaya na magpalabas na mga hinaing at mga controversial na post? Mag-ingay tayo sa comment section at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang pa-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Kuragan Karag. Ang mabahing lagi na karag-karag and see you in my next vlog.